Dalawang paraan para makalabas sa impyerno. What could you be guilty of? What are you guilty about? Halos lahat ng tao ay merong binabagabag ng budhi. Merong inuukil-kilang konsyensya na nagpapahirap sa ating loob. Nagbibigay ng takot at lungkot. The kind of hell that we will discuss today is not the hell that is conveniently believed as the place of eternal punishment and suffering, but another type of hell, that of a tormented state of mind because of guilt. So ang impyernong ating pag-aaralan ay hindi yung impyernong itinuturo na sa kabilang buhay ay parusahan na lugar para sa mga hindi ligtas, kundi ito yung impyerno sa buhay na ito na dinudulot, dinadala ng budhi na inuusig, pinahihirapan ng sarili. Guilt feelings could also be considered as hell. Mala impyerno ang nararamdaman ng isang taong inuusig ng budhi, binabagabag, sinisisi, tinatakot. Guilty thoughts torment and hurt people and make them suffer. This could also be considered as hell on earth, hell in this life. Kaya marapat na suriin, ano ba ang umuusig sa ating budhi? Minsan ay isang tinuturing nating kasalanan, napakabigat na nagawa noon na hanggang ngayon ay di pa natin nalilimot, o di pa natin nararamdamang tayo'y napatawad na, o tayo'y patuloy na nagpaparusa pa sa ating sarili. O kaya ay nandun pero patuloy nating sinisikap na huwag pansinin, pero hindi naman umaalis. Narito ang isang dalangin ng isang sobrang nagdurusa dahil sa tinatawag niyang kasalanan ng buhay niya. Psalm 38:1-8. O Lord, don't punish me in your anger. You have wounded me with your sorrows. You have struck me down. So here, a guilty person presents God and perceives God as someone who gives suffering and agony because he is angry. Ang idinodrawing dito na imahe ng Diyos ay isang Diyos na nagagalit at nagpaparusa sa kanyang mga kinagagalitan. Because of your anger, I am in great pain. My whole body is diseased because of my sins. I am drowning in the flood of my sins. They are burdened, too heavy to bear. So this is the perception. Sinners suffer and God punishes them. That's why they suffer. Pananaw nung sumulat ng awit na ito. Because I have been foolish, my sores stink and rot. I am bent over, crushed, and I mourn all day long. I am burning with fever and I am near death. I am worn out and utterly crushed. My heart is troubled and I groan with pain. Sobrang hirap ng katawan, nag-aapoy na lagnat, pagdurusa ang nadarama ng taong ito na ang kanyang iniisip ay siya'y pinaparusahan ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. This is hell in one's heart. Mental anguish that causes even physical pain that many religious people suffer from. Ito ang kapalaran, ito ang pasanin ng marami mga relihiyoso, guilty feelings. Dahil nakokondisyon sila na laging isipin na ang Diyos ay galit at ang Diyos ay mahilig magparusa. Kung kaya sa mga tinuturing nilang pagkakasal at pagkukulang, sari-sari ang nararamdaman nilang hirap ng loob at hirap din ang katawan na nagiging bunga ng hirap ng loob. Dapat umalis, tumakas, lumabas ang sinumang tao na nasa ganitong uri ng impyerno dahil hindi ito madaling dalhin. What are the two ways out of hell? Or hell caused by guilt feelings? Merong isa pero hindi kasama sa listahan natin at yan ay be perfect. Ayaw mo palang mag-guilty, ayaw mong mahirapan ang iyong budhi, be perfect. But that is impossible to do, so hindi natin isasama sa listahan ng dalawang paraan para makalabas sa impyerno ng buhay called guilt. And one is, be guiltless because of pardon. Mawala ang iyong guilt feelings, matanggal ang iyong pag-uusig ng iyong budhi, dahil sa pagtanggap mo ng pagpapatawad ng Diyos. And pardon comes when there is realization of lawlessness, repentance, and then confession. Ang isang tao na naniniwala na ang ganitong gawain, ganitong isipin ay pinaparusahan ng Diyos, ay kailangang tanggapin na yun ay kasalanan, pagsisihan, ihingi ng tawad, ibunyag sa Diyos, at siya ay tatanggap ng pagpapatawad or pardon. One way to get out of that hell is to seek God's pardon. 1 John 1:9, but if we confess our sins to God, He can always be trusted to forgive us and take our sins away.
The writers of Scripture paint a dual picture of God, both an angry God and a forgiving God. And you will find so many verses supporting both. So may nagdodrawing ng imahe ng Diyos na galit at nagpaparusa, at may nagdodrawing din ng imahe ng Diyos na maawain, mabait at nagpapatawad. So alin sa dalawang drawing na yun ang tititigan mo, yun ang magiging epekto sa iyong buhay. Kung ang nakasiksik sa iyong utak, ang isiniksik sa iyong utak, at nakatanim pa sa iyong utak ay isang Diyos na laging galit, laging nagpaparusa, ay magdudusa ka talaga. Kasi hindi ka naman perfect. Pero kung tititigan mo naman na yung imahe ng Diyos na i-drawing ng the same Bible, as mabait, mapagpatawad, at naglilinis ng kasalanan kung ipagtatapat at hihingi ng tawad, magkakaroon ka ng kapahingahan, you will find a way out of this hell. So get forgiven. Psalm 32, 1-8, sa kabuuan, Our God, you bless everyone whose sins you forgive and wipe away. You bless them by saying, You told me your sins without trying to hide them, and now I forgive you. So isang uri ng pagpapatawad, iyong pawiin, linisin, punasan, hugasan, alisin ng Diyos ang iyong kasalanan, dali pinagtapat mo, inamin mo, hiningi mo ng tawad, at pinapatawad ka naman, yun ang kabutihan ng Diyos. Before I confessed my sins, bago ko inamin at inihingi ng tawad, my bones felt limp and I groaned all day long. Night and day your hand weighed heavily on me and my strength was gone as in the summer heat. So, I confessed my sins and told them all to you. I said, I'll tell the Lord each one of my sins. Then you forgave me and took away my guilt. Napakabigat ng nararamdaman ko bago ako nagpasyang magtapat at humingi ng tawad. Kabigat ng diin sa akin ang langit. Halos ikamatay ko ang paghihirap ng aking loob at ng aking katawan. Pero nung ipinagtapat ko sa inyo at inihingi ng tawad, pinatawad nyo at inalis nyo ang bigat sa aking puso. We worship you, Lord, and we should always pray whenever we find out that we have sinned. Then we won't be swept away by a raging flood. You are my hiding place. You protect me from trouble, and you put songs in my heart because you have saved me. You said to me, I will point the road that you should follow, and I will be your teacher and watch over you. So dalawang uri ng mukha ng Diyos ang nakikita dito, ayon sa pagtingin nung sumulat ng awit. Na pag ikay may kasalanan at kinikimkim mo sa loob at itinatago mo sa Diyos, nagdurusa ka sobra, pero kung aaminin mo ito at hihingi ng tawad, ikay pinapatawad at gumagaan ang iyong pakiramdam at nagkakaroon ka ng isang bagong buhay. That's one way out of hell, the hell of guilt feelings. To admit your sin, confess it, and turn away from it. But there is another way out of hell, of guilt feelings. And it's a totally different approach. To be guiltless, not because you are perfect, but because of the chains of rules, the chains of the law on sin made by Jesus. The chains of mind about the law and sin. Yung isa, na paraan para makalabas sa impyerno ng pag-uusik ng budhi, ay aminin mong makasalanan ka at ihingi mo ng tawad. At merong pangalawang paraan na si Jesus ang nagbigay. Palitan mo ang pananaw tungkol sa kasalanan para hindi mo laging ituring ang sarili mong makasalanan. At kung gayon, ay hindi ka uusigin ang iyong budhi. Yung isa, makasalanan ka, aminin mo, ipagtapat mo. Yung isa, baguhin mo ang pananaw mo kung anong ibig sabihin ng kasalanan para hindi laging makasalanan ang tawag mo sa iyong sarili. Freedom from the hell of guilt feelings. The law, the inability to obey the law, is the source and cause of that hell, of punishment, of suffering, of guilt feelings. Pareho na may pinagbabatayan itong dalawang paraan to get out of hell. One is, merong law na bebreak mo, aminin mong nabreak mo, tumingi ka ng tawad. At merong pangalawang paraan, galing kay Jesus, palitan mo ang pananaw tungkol sa law, at magiging iba ang talab nito sa iyong buhay para makalaya ka at hindi ito magbunga ng sobrang pagdurusa at paninisi sa sarili. Ito ang inusig ng Panginoon sa kanyang buhay, ang sobrang pagdidiin ng mga relihiyoso sa law, tuloy na didiin lang lalong nagiging guilty ang mga tao at lalong bumibigat ang kanilang buhay. Sabi niya sa mga teachers of the law and Pharisees, Matthew 23:4, they pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help.
Wala silang ibinigay kundi bawal, 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 galit ang Diyos, galit ang Diyos, galit ang Diyos. Wala naman sila itinuturong paraan para makaligtas dahil sigurado namang hindi mo masusunod lahat, magigilty ka, mahihirapan ka. So sabi, iminumulat ang iyong mata na sobra kang masama, sobra kang kulang, lalo ka lang tuloy nagdurusa. They give you religion, they teach you the law, which you are bound to break anyway, and then they make you conscious of sin, and then they make you suffer because of that consciousness. They teach Romans 4:15, God becomes angry when His law is broken. But where there isn't a law, it cannot be broken. Ito ang pagkakaiba ng pagtuturo ni Jesus. Ang naunang pagtuturo sa Kanya, merong law, nabe-break mo ang law, therefore you're going to hell, therefore you should always be guilty, therefore you should always make sacrifices, kulang at kulang ka. Pero sabi ni Jesus, what if alisin natin lahat ang law, guilty ka pa ba? May law, nagpapahirap sa'yo kasi hindi mo naman talaga masunod kahit anong gawin mo eh. Eh kung alisin natin yung law sa equation, ano mangyayari sa'yo? Guilty ka pa ba rin? When one is not religiously conscious, one does not suffer from guilt. Pag may nakalagay na no parking at nagpark ka, dahil wala kang ibang maparkan talaga, guilty ka. Pero kung walang karato lang no parking at nagpark ka, guilty ka pa ba? Ito mga kapatid, ang turo ni Jesus. Hanggang ngayon, napaka-konting Kristiyano ang nakakaunawa. Jesus abolished the law. Masasyak ang mga makikinig dahil ang gusto nila, Jesus plus law. Pero dumating nga si Jesus para yan ay palitan dahil hindi naman masunod. Nagigilty lang lahat ng tao, lumalakas lang tuloy ang relihiyon sa pang-uusig at sa paniningil. Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa ba ng theology para yan maintindihan? Ibinayad ni Jesus ang kanyang sariling buhay para pawalang bisa ang lahat ng law ni Moses. Yet, pagka naging Kristiyano ka, tanggapin mo si Jesus, salvation by faith, at pagkatanggap na pagkatanggap mo, itatambak nila uli sa'yo ang lahat ng laws of Moses plus the laws invented by the church in the last 2,000 years. Mas bumigat, mas humirap ang buhay, guilty at guilty ka pa rin, bakit pa namatay si Jesus? Ang ending din pala, hirap na hirap ang loob ng lahat. Galatians 3:24-25, in fact, the law was to be our teacher until Christ came. Then we could have faith and be acceptable to God. Okay, may law na talaga, nandyan na yan. Wala na tayong magagawa tungkol dyan, it has been a given. Pero nung dumating si Jesus, wala nang bisa yan. Dahil meron ng pananalig na paraan para maligtas, pananalig na paraan para maging malinis, hindi dahil performance mo, kundi dahil sa pananalig mo, sa performance ni Jesus. Kaya si Jesus ay tagapagligtas. But once a person has learned to live, to have faith, there is no more need to have the law as a teacher. Pag si Jesus ay dumating na, nanalig ka, tinanggap mo na siya, hindi mo na kailangang sundin ang mga kutakot-takot na laws na yan dahil meron ng ibinigay na elevator si Jesus para maakyat mo yung hindi mo maakyat-akyat na langit. At yan ay pananalig. At ang pananalig mo ay ibinibilang na perfection, holiness, because Jesus is perfect and holy and the holiness and perfection of Jesus transfers to you when you believe in Him. Kaya yan ay Jesus only, hindi Jesus plus Moses, hindi Jesus plus the law. Not grace plus works. The writer makes peace with the law, reconciles the law with Jesus. And si Jesus mismo, sabi niya sa Matthew 5:17, don't suppose that I came to do away with the law and the prophets. I did not come to do away with them, but to give them their full meaning. It was a conciliatory approach to his listeners at that time, but nonetheless, it was a death sentence to the law. Sabi ni Jesus, huwag niyo isipin na inalis ko ang law. No! Ibibigay ko sa inyo ang tunay na kahulugan ng law. I-interpret ko sa inyo ang tunay na kahulugan ng law para maintindihan nyo kasi hindi nyo naintindihan. Mali ang application. Sobrang magpahirap. Sobrang magpabigat sa buhay. Sobrang magusig. Jesus abolished the law by fulfilling it. So lahat ng lupit, higpit ng law, tinanggap na niyang parusa sa kanyang sarili. Sige, para na lang umiral yung law. Pero matapos siyang tanggapin ang lahat ng parusa at pahirap ng law, hindi na yun dapat tanggapin ng mga maniniwala sa Kanya dahil yun sila ay ligtas na dahil kay Jesus. Jesus abolished the law by demonstrating its correct and perfect fulfillment in, through, and by Him and His teaching. Hindi minaliwala yung lahat ng law, lahat ng parusa doon, lahat ng pahirap. Inako ni Jesus.
O sabi ni Jesus sa loob, satisfied ka na, lahat ng parusang nakalista, lahat ng pahirap, lahat ng dagok, lahat ng hagupit at palo, tatanggapin ko na. Ngayon, lahat ng tatago sa likod ko, maniniwala sa akin, magpapahuga sa akin. Yun na nila kailangan tanggapin yan dahil tinanggap ko na yan para sa kanila. Kaya hindi na effective ang law sa mga mananalig kay Jesus. Kasi kung effective pa rin yun, nagsayang lang ng pagod sa Jesus, namatay pa siya, nahirapan. Yun din palang nagpahirap sa kanya, ipapahirap din sa mga susunod sa kanya. What's the point? Hindi siya tagapagligtas kung gayon. Dapat niyan maintindihan. In place, instead of all the law, Jesus gave just one command, and that is to love. E di, Lord Jesus, wala na pong law pag sumunod na kami sa inyo, pag Kristiyano na kami. Well, lahat ng law na nagpaparusa, nagpapahirap, nagpapasikip ng dibdib, nang uusik, nang hahati, nagtuturo sa inyo maging malupit sa sarili at sa kapwa, wala na lahat yun. Tinanggap ko na lahat ang dagok, parusa at palo nun. Ligtas na kayo. Pero isa na lang kumana ang ibigay ko sa inyong kapalit ng lahat ng yun. Maging maigibigin kayo. John 13:34, but I am giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. Marami rin namang loving provisions ang law ni Moses. Yung charitable ka sa neighbor, maging mabait ka sa foreigner, maging mabuit ka sa magulang, matulungin sa mahirap, sa may sakit. Maraming mabubuting part yung law. So lahat ng yon, dahil tanggap pa rin ng sala ni Jesus na love, therefore tuloy pa rin at iiral. Ano na ngayong bahagi ng law ang hindi iiral at paiiralin? Lahat ng hindi loving. Tulad ng nagkasala siya, batuhin hanggang mamatay, hindi na dapat gagawin yun kasi hindi yun loving. Ay, hindi ko gusto ang religion niya, paaprayin ko siya. Hindi na dapat yun kasi hindi yun loving. Lahat ng laws na discriminatory, nagpapahirap, umuuri sa tao, pumipili sa tao ayon sa kanyang gender, balat, kulay ng balat, kanyang pananalig, kanyang personal circumstance, lahat ng yan ay hindi napapasa sa law ni Lord na love. Therefore, lahat ng law na yan ay hindi na dapat pairalin pa. May mga paiiralin, yung lalampas sa kanyang salaan, which is loving, at marami pa rin sa law of Moses na very loving, lahat yon tuloy. Pero yung hindi loving, sinala na ni Jesus. If the law will be filtered through Jesus' law of love, a lot will still remain. But any law that is judgmental, divisive, oppressive, punitive, unkind, discriminatory and cruel are all voided by Jesus, replaced by His just one law, the law of love. And yet, in the last 2,000 years of Christianity, ang daming ginawang kasamaan, kalupitan, ang simbahan mismo sa mga taong hinuhusgahan ng law of Moses na sa tingin ng simbahan ay dapat pa nilang patuloy pairalin. Eh sinabi na nga na voided na yon, ang itutuloy na lang yung loving kasi si Jesus isang command na lang ang binigay, to love. Lito ang church kung sila ay under the law of Moses or under the law of Jesus. Lito ang church if they are under the law, legalism, or under the grace of the Father through His Son, Jesus. Ang ginagawa, pinaghahalo, kaya litong-lito ang mga tao. Will I be kind or unkind? Nagkakasala siya. Babatuhin ko ba siya hanggang mamatay? Uusigin ko ba siya? Sisipain ko ba siya? Ititiwalag ko ba siya? Ano ang loving doon? And even the first century Christians were confused. At makikita nyo yan sa kanilang mga bangayan, sa kanilang mga pag-aaway, recorded in Scripture. Hindi kasi nila inuunawa ang teaching ni Jesus about the law of Moses being voided by the law of love. Love, forgiveness, is the fulfillment of the law. Ang tunay na interpretation, ang tamang interpretation ng lahat ng law, ay kung ito ay loving, kung ito ay forgiving. Matthew 22:37-40, Jesus answered, "Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and most important commandment. And the second most important commandment is like this one, and it is, love others as much as you love yourself. All the law of Moses and the books of the prophets are based on these two commandments." Ano yung base? Foundation, doon nakatungtong. So pagka hindi loving of God and others, hindi yung nakatungtong sa tamang dapat tungtungan, dapat yun gumuho. Kaya sabi ni Jesus, do to others as you would have them do to you. And if you like to reverse that, don't do to others what you don't want to be done to you. That is the law of love. Jesus taught and dispensed forgiveness
instead of punishment. Meron ba kayong nakita kahit isang man sa Gospels na pinarusahan ni Jesus? Pinatawad lahat, tinanggap, minahal, binuo muli, restored, accepted into the fellowship. Wala siyang hinusgahan, maski yung babaeng babatuhin ang buong bayan. Sabi niya, did they accuse you? Neither will I accuse you. Luke 6:37, Jesus said, don't judge others, and God won't judge you. Don't be hard on others, and God won't be hard on you. Forgive others, and God will forgive you. You want out of hell? Let, allow, and help others out first. Gusto mong lumawag ang iyong budhi? Paluwagin mo muna ang budhi ng iba. Gusto mong huwag kang usigin? Huwag kang mangusig. Gusto mong huwag kang husgahan? Huwag kang manghusga. Ganon kasimple ang turo ni Jesus. And yet, maraming tao, nung hindi pa Kristiyano, wala pang dalang Bible, at hindi pa nagiging committed sa church, hindi pa sila judgmental kung kailan sinasabing tinanggap si Jesus, sumali sa isang fellowship at nagka-ministry, doon naging judgmental. Nabaligtad. Mabuti pa, hindi na lang sila sumali. Why? And that is why Jesus is Savior from the law and its punishment, from hell or hell guilt feelings. Kaya siya Savior. Romans 10:4, but Christ makes the law no longer necessary for those who become acceptable to God by faith. Tinanggap ka na nga ng God because of your faith in Jesus, hindi mo na kailangan yung law. At huwag mo silang pagsamahin kasi sila'y magkabaligtad. Kung law ang paiiralin mo, law lang lahat. And you will surely be judged. Because when you break one of the laws, you break all. So huwag na lang law. Grace na lang through faith and forgiveness of God. So kung grace and faith and forgiveness, bakit isisiksik pa uli yung law? Galatians 2:16, but we know that God accepts only those who have faith in Jesus Christ, not those that insist on the law. No one can please God by simply obeying the law. So we put our faith in Christ Jesus, not on the law, and God accepted us because of our faith, not because of our works. Ubod ng linaw, lalo ang Galatians. So we were discussing the two ways out of hell or guilt feelings. One is be guiltless because of being forgiven, and the other one is be guiltless because now you have a new attitude and perception about the law, that you change your mind about the law and sin. The law expired. The law ceased to be in effect when Jesus came. And yet many Christians insist na buhayin muli lahat ng law of Moses at i-apply sa Kristiyano na ligtas na sa pamamagitan ng pagbabayad ni Jesus sa lahat ng sinisingil ng law. When will Christians understand and apply this liberating truth? Galatians 3:19, what then was the purpose of the law? It was added in order to show what wrongdoing is, and it was meant to last until the coming of Abraham's descendant to whom the promise was made. Dapat pagdating ni Kristo, automatically ang saligan ng kaligtasan, ito ay pananalig sa kabaitan ng Diyos, at hindi na ito ang pagtutangka na sumunod sa law na wala naman talagang makasunod all the time. Matthew 5:17, don't suppose that I came to do away with the law and the prophets. I did not come to do away with them, but to give them their full meaning. And the meaning is, anything that is unloving is no longer valid. Only love prevails, because it is only love that God uses to measure us. So why will you measure something else, people with something else? Kung ang ikinakapasa mo sa Diyos ay ang kanyang pag-ibig, bakit ibang test ang ibibigay mo sa iba? Law naman, hindi sila papasa. At kung ayaw mo silang papasahin, hindi ka rin papasa, because you do to others what you want done to yourself. The measure you give is the measure you get. You want to measure people by the law? Measure yourself by the law also, and then nobody will be saved. You want to be saved? You want to measure yourself by your faith and by the grace of God through Jesus? Then measure others by that same standard. Kung hindi law ang pairalin mo sa sarili mo, huwag din ang pairalin mo sa iba. Pare-pareho lang tayong tumatanggap ng walang bayad na regalo ng Diyos. Jesus fulfilled and interpreted and reinterpreted the law, the full meaning of the law, which is love and forgiveness. Galatians 5:1, Christ has set us free. This means we are really free. Now hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again.
Malinaw ba? Pinalaya na tayo ni Jesus sa law ni Moses. Ang kahulugan noon, talagang-talagang, totoong-totoong malaya na tayo. Panghawakan ninyo, panindigan ninyo, ipaglaban ninyo, huwag niyong isuko sa mga kukuha niyan at papalitan nila uli ng law of Moses para maging alipin lang uli kayo ng law na wala namang makakalaya, walang makakatakas, walang makakapasa. It will never work. That is why God sent His Son, Jesus, to supplant the law with love. Tapos ngayon, ipipilit mo pa rin. Bakit? Anong pandaraya ang nagaganap? Marami kasi mga tao, ang gusto nila lagi, ang teaching is about sin, sin, sin. You are a sinner, sinner, sinner. You are guilty, guilty, guilty. Ayaw nila na hindi yun ang topic. Ayaw nila na mapahinga ka. Ayaw nilang matahimik ang iyong loob. At ang tawag nila sa mga hindi nagdidiin nun, Antichrist. Ang tawag nila sa mga hindi nagdidiin ng kasalanan at kaparusahan, mga makasalanan, hindi totoong Kristiyano. Ha? Ang totoong Kristiyano, yung umaasa sa ginawa lang ni Kristo, hindi sa turo ni Moses. Malinaw yun. Huwag baligtarin. Be free from needless guilt, from needless suffering, from needless hell. Based on the inability to obey the laws that Jesus already rendered ineffective, abolished, interpreted, and gave full meaning to. Lumaya na tayo sa sobrang pag-uusig ng budhi na ang pinagbabatayan ay ang law. Lumaya tayo at gumaan ang loob. Tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos. Tanggapin ang kanyang walang patakarang pagmamahal. Palayain ang sarili sa mga gapos at tali ng kutakot-takot ng mga do's and don'ts dahil tayo ay pinalaya na ni Jesus. Ang paiirali na lang ay ang kaisa-isa niyang itinuro, mag-ibigan tayo sa isa't isa. At anumang bagay, ugali, asal, gawa na hindi maibigin, yun ang iwaksi dahil hindi yun ang gusto ni Jesus. Ibigay ang pag-ibig sa kapwa na nais mong ibigay nila sa iyo. Itrato ang kapwa kung paano mo gustong itrato ka. That is the core of the Jesus teaching. John 8:36, if the Son gives you freedom, you are free. Not free to do wrong, but free to love, free to be loving, free to forgive. Yung iba ayaw magpatawad, ay para naman po ako magmumukhang konsentidor, baka magmukha po akong hindi holy pag nagpatawad ako. You are now free to love, free to forgive. Do not worry about your image that you might not look like Moses. You are free not to be like Moses. You are free to be like Jesus. Maibigin, mapagpatawad, relax lang, magaan, masarap, maginhawa, nakakapagpahinga. You are free to rest. You are free to relax. You are free to be yourself. And you are free to accept others for who and what they really are. That is what it means to be free in Jesus. Hindi mo na kailangan magmukhang Moses. Hindi mo na kailangan magmukhang Pharisee. You are free to be like Jesus. Romans 6, 14-15, don't let sin keep ruling your lives. You are ruled by God's kindness and not by the law. Now, meron na naman baluktot na interpretation nito na don't let sin keep ruling your lives. Akala nila, huwag ka na magkakasala uli para hindi mo amo ang kasalanan. It is not what the verse says. What the verse is saying is, huwag mong gawing amo ang konsepto ng kasalanan, natakot na takot ka, baka nakasala ka, baka mali ka na naman, baka pupunta ka na naman sa impyerno. Nagiging Diyos mo ang takot mo sa kasalanan. Ang Diyos mo ay maibigin na nagpatawad na sa iyo. Hindi ka na dapat lagi nag-aalala tungkol dyan. Wala kang kasalanang ginawa, ginagawa at magagawa pa na hindi bayad na sa krus. Gaano ka makakarelax pag naiintindihan mo yun? It doesn't give you a license to be evil. It gives you a license to be like Jesus, to love unconditionally and to keep forgiving people and to also receive forgiveness. Sabi ni Pedro, how many times will I forgive my brother who sins? Is it 7 times? Sabi ni Jesus, no, ang konti niyan, 70 times 7, and it's not even 490. It's forever. Because 7 is symbolic of perfection. Walang katapusang pagpapatawad ang ibibigay mo sa iyong kapwa kasi walang katapusang pagpapatawad din ang ibinibigay sa iyo ng Diyos. The measure you give is the measure you get. Do not let the idea, the fear, and the issue of sin oppress you. Meron pa mga t-shirt na kalagay lagi, God saw what you did. Nakakatakot naman yun. Pero kung isipin mo, God saw the good thing I did, then nakaka-relax. Pero kung laging judgmental, God is always watching, waiting for you to commit an error, that is not the God that Jesus teaches us to love. But a forgiving God. Magkaibang magkaibang drawing ng religion na ginagawa tungkol sa Diyos doon sa tunay
na karakter ng Diyos. Ipinapanakot lagi ng reliyon ng Diyos, samantalang si Jesus dinala ang Diyos Ama sa tao para ang tao ay ma-relax, ang tao ay mapahinga, ang tao ay tumanggap ng walang patakarang pagmamahal. Dahil kawawa naman ang tao, lagi nilang inuusig ng iba, inuusig ng sarili. Gulong-gulo tuloy. Suriin niyo mga kapatid, yung isang paraan para tayo lumabas sa impyerno ng guilt is to accept that you're a sinner, therefore you accept that the law is in effect, and when you break it, you're a sinner. There's another way to think that the law no longer is effective. Therefore, walang nabibreak. Without the law, there would be no disobedience. Tama? Without disobedience, there would be no guilt. Romans 7:7-8. But it was the law that made me know what sin is. Apart from the law, sin is a dead thing. Ang lalim ng pagkaunawa ni Pablo. Sabi, kaya ako naman naunaman na may kasalanan dahil ipinagbawal eh. Kung hindi naman ipinagbawal eh, di hindi kasalanan yan. Kaya kung walang law, walang sin. Dumami lang ang sin kasi dumami ang law. Kaya nga, pinalitan na ni Jesus ang lahat ng law of love. E di ang daming sin ang nawala. Without guilt feelings, there would be no hell-like feelings and thoughts. So it all begins with the law. Without the law, there is no sin. Without the concept of sin, there is no guilt. And without guilt feelings, there will be no hell-like feelings. Romans 7:11, sin used this command to trick me, and because of it, I died. Halos namatay ako, ikinamatay ko ang pagsunod niya sa batas na yan, ang takot niya sa batas na yan. Pero sabi ni Pablo, eh kung wala namang batas, di walang bawal. Kung walang bawal, eh di wala ako nabibreak, eh di dapat sana tahimik ang buhay ko. Bakit ako tinambakan ng law na hindi ko naman masusunod talaga lahat? Ang magiging bunga, magigilty lang ako, mauusig lang ako, gugulo ang buhay ko, at kayang-kaya akong kontrolin, paikutin at takutin ang relihiyon na siyang may tanging hawak ng susi patungo sa langit ayon sa kanya. It becomes very manipulative. So the way out of hell is to change of self-judgment, of conviction, and of mind. It's all in the mind. Pag iniisip mong guilty ka, hirap na hirap ang loob mo, hindi ka makadulog. Pero sabi ng iba, bakit po yung mga tao hindi relihiyoso? Parang nag-e-enjoy sa buhay, tahimik na tahimik. And up to a point, it's true, kasi hindi sila oppressed ng patay. Pareho lang naman na lawbreaker yung relihiyoso at saka yung hindi relihiyoso eh. Ang pinakaiba ng relihiyoso, nakatanim lagi sa utak niya, napaparusahan siya, ay hindi siya tuloy mapakali. Ano ba talaga ang pinakaiba ng lifestyle mo at ng pinsan mong hindi relihiyoso? Talaga, mas banal ka ba? Yung kaibigan mo na hindi mo kasama sa church, mas mabait ka ba talaga? Yung kamag-anak mo na ni hindi born again, mas moral ka ba talaga? Mas mabait? Mas matulungin? Mas dakila? Kadalasan nga, pareho lang. O mas masahol pa yung nasa church. May dagdag pang pabigat yung nasa church. Guilt. Na hindi naman si Jesus ang may gawa. Si Jesus ang nagtatanggal nun sa atin. Pero bakit ipinipilit pa rin nating buhatin ang tinatanggal ng pabigat nitong si Jesus? Romans 12:2. Don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Palitan ng pag-iisip, hindi puro guilt. Kristiyano ka na nga, pinapag-guilty ka pa kasi yung baptism mo, hindi immersion, wisik lang. O kaya yung kasi yung baptism mo, immersion, dapat pouring. Yung pati yun, pinag-guilty ka pa. Pastor, ano po ba talaga ang mas makadiyos na na baptismo? Yung pong lubog, yung buhos, o yung wisik? Ang tanong, yung bang nagpalubog, mas banal talaga sa'yo sa everyday life ngayon? Mas mabait, mas mabuti, mas makadiyos, mas matulungin, mas mapagpatawad. Kung yun, edi magpalubog ka paulit-ulit kung gusto mo. Pero kung yung nagpalubog, ipinagyayabang yung paglulubog niya, ang hambog-hambog, tapos hindi naman talaga ganung kabait, hindi naman talaga ganung makadiyos at matulungin, mapanghusga pa nga doon sa hindi nagpalubog, anong napala niya sa pagpapalubog? Wala. You will know them by their fruits. Ano po ba talaga ang tugtog na makadiyos? Yung pong mabilis, na may drum, di po ba demonic yun? O yun lang pong organ o piano? Anong effect doon sa tumutugtog at sa kumakanta? Nagiging mas banal ka ba? Yung ba talagang ang tugtog lang ay organ ay mas banal kesa sa'yo? Mas mabait, mas mapagpatawad, mas matulungin? Abay kung ganun, mag-organ na lang tayo. Nakikilala ang puno sa bunga, hindi sa forma. Kaya yung forma na puno ng ego sa puro dahon, wala namang bunga, isinumpa ni Jesus ng luoy-tuloy. Pormang-porma, wala naman palang bunga. So ano ang bunga na dinadala sa iyo ng iyong pananalig? Kapayapaan, katahimikan, o ligalig? Guilt, hell in your heart. Change your mindset.
from being obsessed with and oppressed by the law and sin, to that being relieved by the abolition of the law and thus being sinless. Dalawa lang to be sinless. One, to be perfect and obey all the law. Or number two, walang law, therefore walang nabibreak, therefore wala kang sin. Alin dun ang doable? Alin dun ang itinuro ni Jesus? Change your mindset from being tormented by guilt to being comforted by forgiveness and acceptance. Change your mindset from being exhausted by legalism to being made restful by grace. Kaya napakalino ng comparison between the Pharisees and Jesus. Ang dinadapuan ng mga Pharisees, ng mga relihiyoso, at marami pang Pharisees hanggang ngayon, ang nagiging bunga sa kanila, walang katapusang guilt, pag-uusig sa sarili, at panghuhusga sa kapwa. Meanwhile, ang dinadapuan ng Espiritu ng Diyos through Jesus, tinatanggap ang pagpapatawad ng Diyos, therefore nagiging mapagpatawad din sa iba. Nai-enjoy ang kaluwagan at pag-ibig ng Diyos, therefore nagiging maluwag din sa iba. At tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos, therefore nagiging maibigin din sa iba. Kitang-kita kung sino ang nagahari sa buhay ng isang tao, ang Pharisee ba o si Jesus? Ang law ba o ang grace? Kita sa bunga. Ang bunga hindi lang yung gawain na panglabas, kundi yung kalagayan ng kanyang puso, ng kanyang kalooban. Siya ba'y napapahinga? Siya ba'y natatahimik? So to review, how to get out of hell? Accept the law, accept that you break it, and confess, seek forgiveness. Or have a totally different attitude towards the law as Jesus teaches us. Understand that Jesus set you free from the law, that you are no longer under the law, but under grace. Change from being a slave of sin, being judged as sinful. Change from being a subscriber to the law to a subscriber to God's love. Hindi mahirap isipin. What oppresses your conscience? Meron pa ba tayong mga dalang kabigatan? Kung hindi nyo pa yan na ibibigay kay Jesus, ibigay nyo na. It's pointless to carry a heavy burden when Jesus tells you, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest." Ipahinga natin ating puso. Pusong nagkasala, nagkamali, may nagawang malaki, maliit na kasalanan, mabigat at magaan. Patawarin na natin ating mga sarili dahil pinapatawad tayo ng Diyos. At kasama noon, patawarin natin ating kapwa na siya namang utos sa atin ng Diyos. Na pag tumatanggap tayo ng pagpapatawad, ay magpatawad din tayo sa iba. Let's all relax. Let's be restful. Hindi nung buhat ang naging relihiyoso ka, naging mapang-usig ka pa sa kapwa, nakakapagod kang kasama. Kasi wala kang ginawa kundi maghanap ng kasalanan. Samantalang ang lahat ng kasalanan ay naipatawad na o hindi nakasalanan kasi tinanggal na ni Jesus yung law. Ang naging kasalanan na lang yun is to be unloving. At masarap namang sundin yung utos na yun, to be loving. Hindi yun mahirap sundin kung ang puso natin ay susunod natin sa tibok ng puso ni Jesus. Panginoon naming Diyos, turuan niyo po kami. Sino man ngayon sa mga kapatid ang may kabigatan dahil sa guilt feelings, ipakita mo na ito'y maaari na naming bitawan. Isuko kay Jesus at humingi kami ng walang patakarang papatawad, pagtanggap at paglilinis. O kaya Panginoon, baguhin niyo po ang aming isip. Ipaunawa that under Jesus, we are no longer under the law. We should not be oppressed by the idea of sin, by the fear of sin, but we should be liberated and we should celebrate because of the idea of love of God through Jesus. Ipaunawa niyo sa amin ang pag-apply nito sa aming pang-araw-araw na buhay. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid that we are free, that we are not under the law. We are under grace, that Jesus has set us free. Lord, sa pananahimik na yung mga anak in silent prayer, bigyan niyo kami ng kahusayan, karunungan na ma-apply ito sa aming pang-araw-araw at kani-kanyang buhay. Be with the Lord in silent reflection and thank God that you are free in Jesus.